Samantala, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live Nationwide. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong adlaw, mga taga Mindanao. Magbibigay ng reward money si Cota Battle City Mayor Bruce Matabalaw, halagang 300,000 piso para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon sa naghagis ng granada sa tapat ng tahanan ni retired Comelec Care Person na si Sheriff Abbas sa may barangay Rosary Heights 3, Cota Battle City, at ang pananambang kay Pedro Tato Jr., General Services Officer ng naturang lungsod. The government of Cotabato City strongly condemns the grenade throwing at retired Comelec Care Person Sheriff Abbas House at Rosary Heights 3 and the ambush shooting of the General Services Officer Pedro Tato Jr. and his driver that took place in Barangay Rosary Heights 11, statement ng alkaldi. Nasa ligtas na kalagayan naman sina Abbas at Tato kasama ang driver nito. Pinaubayan na rin Matabalaw ang investigasyon sa Cotabato City PNP. Samantala, sinalakay na magkasanib na puwersa mula sa PIDIA, Bangsamoro Autonomous Regions and Muslims Mindanao, First Provincial Mobile Force Company Lanao del Sur at ang Police Regional Mobile Force Battalion kasama ang Marawi City Police Station na silang kumasa sa bypass operations sa Barangay Banga, Marawi City pasado alas 7 kagabi. Arestado sina Sarip Pandapatan, Jalil Grande Sarip, Osman Sultan, Sukaila Pinida at si Edris Umpara Liwalug. 15 gramong suspected shabu ang nakumpiska sa mga otoridad May Street Valley na 100 at 14,000 piso. Detenido ang mga arestado sa Marawi City Jail habang inihanda naman ang kaukulang kaso laban sa kanila. Well, Ramos Semen, Roving Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikal sa Ningog City Base, nagulat live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.